Infinix Hot 10 Play. Diyan pa lang, akala mo sports article na showing you the top 10 plays of the week. This is different but has the same energy and excitement to know what's inside. Why exciting? For just around 4,500 pesos mga pre, you will now have this immense phone on the palm of your hands. It houses Helio G35 octa-core chip and increased capacity, 4GB sa RAM at 64GB naman sa ROM. This is the most affordable version of Infinix. TechPrince nga pala and welcome back to my channel. Ito nga pala yung box ni Infinix Hot 10 Play. So, green siya na merong orange dito. At nakalagay, MediaTek Helio G35. Pag medyo may auto-complete sa mga mata mo, alam mo how to play eh. Hot 10 Play lang yan nakalagay. Si Raulo. Then from here sa harap, makikita mo na kagad 64GB. 4GB yung ano niya, RAM. Then sa likod, makikita mo yung full specifications. We'll get to that later. So now, let's open it. So ito yung phone. So ito nga pala yung design niya. So dito pa lang, makikita nyo na kagad kung ano yung magandang feature na meron ang phone na to. So meron siyang 6,000 mAh power marathon non-stop playing. Meron din siyang 6.82 inches nga pala yung kanyang haba. Laki, no? Meron din siyang HD Plus playing video display. And then makikita nyo dito yung Helio G35 for smooth game playing. And then 13 megapixel all dual rear camera. So we'll get to that later. So dito naman makikita nyo yung SIM ejector pin. And then from here makikita mo yung manual niya at yung kanyang mala $1 itsura. Ayan, no? Tingnan nyo. So 1X Gold, welcome to Join X Club ang nakalagay. And then aside from that, meron kang screen protector na ikaw na lang mag-i-install. Madali lang naman yung gawin. At ang kanyang medyo hard na jelly case. Aside from that, andun yung charger. Ito yung 10 watts charger niya. And yung USB cable for power and data transfer. Yung tanggalin na natin ito. Alright. So dito naman sa harapan, makikita mo yung 8MP na selfie camera. Yung colorway naman na meron ako ay Agent Blue. That's it, yun lang yung laman ng phone at kung ano yung meron dito. So this is a fairly rugged device. Glass yung front niya, plastic yung back, at plastic rin yung frame. It's really quite cool for a budget device like this one. Overall, I have no issues with the build quality for a price of less than 5,000. So there's nothing dito sa top ng kanyang phone. Tapos dito sa right side, makikita mo yung kanyang volume rockers, pati yung power button. Dito naman sa left side, makikita mo yung SIM tray at yung micro SD card slot. So dito naman sa ilalim, makikita mo yung microphone port, yung USB port, pati yung 3.5mm jack port. And then dito sa likod, makikita mo yung dual camera designed by Infinix at yung logo niya dito nakalagay lang, Infinix. So from here, makikita mo ang laki ng device na to. Well, sino ba naman kasi ang ayaw ng malaki, di ba? Gusto mo yan. Gusto mo mo yan, 45? Yung display talaga ni Hot 10 Play is the one that's really interesting to see. So from here, you got an IPS LCD 720p display. Resolution is set at 720 by 1640 pixels. And it is housing Android 10 Go Edition. Brightness naman niya is on the same level at 440 nits and has a decent 82.4 screen to body ratio, even slightly higher than Hot 10. So I watch multiple titles on Netflix and videos on YouTube and it's decent to watch. This is a 720p display and thanks to YouTube, huge amount of smartphones can now watch an even higher quality regardless of the design size. I could also watch 4K videos on this phone. Ganda, di ba? Nice. So this phone is decently slim and hindi siya ganun kabigat. Ayun guys, magaan lang siya. Since malaki yung screen niya, perfect siya kung saan mo siya gusto gamitin. Mapa online schooling, work, casual gamer ka, tambay, ayan, nanay ng tahanan. This works perfectly fine. You also have security features like yung kanyang fingerprint scanner na nandito sa likod. At meron din siyang face unlock. Dalawang security, ikaw na lang mamili kung ano yung gusto mong gamitin sa kanila. So for the settings, I like yung game mode features. Meron siyang game anti-addiction. So on this feature, pwede mong i-enable yung health reminder. For example, after 2 hours of non-stop playing or 4 hours of accumulated gaming. At meron din siyang parental control mode. Yung system time niya cannot be adjusted. Yung user data cannot be cleaned. So walang clear cache dito, walang ganun-ganon. Hindi maitatago ng anak mo yung number of hours niyang laro. Games control cannot be opened. But features of game mode, currently not supported in split screen mode. You will have full control
of this device even though hawak siya ng anak mo. From the game duration data, mamamonitor mo kung gaano nakatagal naglalaro yung anak mo. And when opening See More, this is where you can see the most played game and full statistics of other games that your kid plays. So dito mabiverify mo rin kung saan siya mas nag-spend maglaro, kung mapa Mobile Legends man yan, Genshin Impact, Call of Duty, Pusoy, Marvel Future Fight, diba? Clash of Clans, kung naglalaro rin sila nun, makikita mo dito kung gaano sila katagal nag-i-stay sa game na yon, or gaano katagal yung duration nila. So ito rin yung isa sa gusto ko dito, yung inadvertently mode. So with the range sensor, it prevents accidental operation caused by extrusion or fabric sliding when in the pocket. Diba minsan napapansin nyo pag nasa bulsa nyo yung phone, na-unlock or nagtatype kung ano na nangyayari, hindi nyo na alam. Pagbunot nyo na lang, may nasendan ka na pala ng kung ano-anong tropa, tatawanan ka na, diba? Mapiprevent natin yun pag in-enable natin yung feature na yon dito. Pagka sinelect mo naman yung My Phone dito sa settings, para siya yung MS Info 32 sa Windows, makikita mo lahat ng information sa machine mo or sa device na to. Makikita mo yung 4GB na RAM, 64GB na ROM, 8 megapixel yung camera yung front, 13 megapixel yung camera naman sa likod, 2.3 GHz naman yung octa-core, well yun, 6,000 mAh naman yung battery, and that's it. All of the other informations are listed here. Pretty much konting browse nyo pa, well yun lang yung laman ng buong settings ng phone na to. Nice. So let's talk about the camera. Una nating i-test yung kanyang 13 megapixel main camera. So from this one, so sa main camera niya, you can shoot video at 1080p at 30 frames per second. While yung selfie camera naman niya na 8 megapixel, you can shoot video the same as the rear camera, 1080p at 30 frames per second. So eto naman yung mga available features na meron ang phone na to. Slow motion, video AI, beauty, bokeh, and AR shot. Gusto ko yung AI cam ng phone na to. Why? It automatically recognizes scenes and adjusts parameters to deliver optimal photo quality. So, adding more info sa AI cam ni Infinix Hot 10 Play, kinuha ko rin subject si Frank Castle, or mas kilala natin, Taguring, The Punisher. Alam niyo ba apelido ni Punisher? Rano. The Punisher Rano. Joke lang. So ngayon, susubukan natin siyang picturean. Ayan. So from here, si AI camera may mga filter. You may select original, fresh, forest, flame, classic, warm, blues, soft, at mono. Yan yung mga available filters na meron si AI cam. Ito yung mga shot ko using the main camera. Tingnan nyo. So yan. Yan siya guys. Diba? Ang ganda. So meron din siyang HDR features. And look at the result. It is indeed acceptable. Medyo plantito din ako, and look at the result of these photos. Napakaganda pa rin, at makikita mo yung kulay naman niya. Sobrang swabe. With regards to gaming, okay din siya. I played Mobile Legends sa phone na to and set the quality of graphics to high. And this is what I got. Not that crisp yung images and yung effects compared to other phones that I previously reviewed. And from here, you can see the difference. Maganda pa din naman yung quality. Responsive pa rin yung movement. Pero you can tell na parang may kulang. But that's just for me. That's just my impression. Pero wala naman delay sa mga movement. Responsive pa rin siya. Pag sinelect mo yung skill, pumunta ka dito sa Lord, pumunta ka sa Turtle. Maganda pa rin naman yung kanyang image quality. But overall, the game is fine and you still can play decently. Huwag ka lang mga answer. Bawal yan. So while playing Call of Duty naman, in terms of graphics, COD doesn't go past the first level graphics and frame rate are high. Nilaro ko to for around 1 hour and it only lose 20% of its full capacity. So from 100%, 80% pa lang siya. So you can do the math. In 5 hours straight, malalaro mo yung Call of Duty nang hindi ka mamumroblema na biglang mamamatay na lang yung phone. You may play long hour of games on this phone, but just remember na si COD ay graphic intense, as well as si Genshin Impact, lalo na yon. Mabilis makadrain ng battery yun pag minax mo yung graphic settings. So I suggest na set it to medium lang din while playing para mas matagal yung playtime ninyo for this budget gaming phone. So if lowbat ka na, using the default charger, you can charge it up to 2 hours and you will be back in the game after that. Acceptable amount of time na rin yun, lalo na if you're about to sleep and gusto mo muna maglaro ng kaunti or meron kang late night meeting. Diba? So dumako na tayo sa pros and cons ng phone na to. Magsimula muna tayo sa pros. Isa sa maganda dito yung huge 6,000 mAh na battery at na may kasama siyang 10 watts na charger. Meron siyang 3.5 mm jack port, face and fingerprint unlock at the back, convenient XOS 7 and UI based on Android 10. Tapos maganda, decent price. We'll get to that later. And lightweight. Doon naman tayo sa cons. So average lang yung video and image quality. Can only record up to 1080p. Stuck siya sa HD resolution na
not for heavy duty games like COD and Genshin Impact. So the conclusion is, the Infinix Hot 10 Play is a pretty decent phone. For a price perspective, you will notice a dramatic improvement in battery performance if you are using this for general purposes. Widescreen will provide vivid and engaging results. Bale, sobrang sulit niya at swak sa budget, lalong-lalo sa mga nagtitipid na tao ngayong pandemya. Nice. Kung nagpapabili si Junior, anak niyong babae, this will be a great phone for them. Lalo na kung gusto nila mag-aral. And ikaw naman nagtatrabaho, kailangan mo ng phone sa trabaho, agad-agad, ito ang kailangan mo. Napakamura na, napakahandy pa, and really great for everyday use. Thank you for watching Unbox This Phone. Wala kang ibang gagawin, kundi mag-relax, umupo sa sopa, i-click yung subscribe button at yung bell icon para maging updated sa aking susunod na mga videos. Hanggang sa muli, mga pala si Tech Prince. See you next time!